Hello guys! Welcome to my channel! It's Rated TLC, Teaching Learning Channel. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you! Magandang umaga mga bata! Masaya akong makasama kayo muli. Handa na ba kayo para sa ating aralin? Tara, simulan na natin, mga bata. Tayo po ay tumayo. Ipikit ang ating mata at iyuko ang ulo para sa ating panalangin. Manatili nakatayo para sa ating pampasiglang gawain. Mga bata, ano-ano ang mapamantayan sa pagsasagawa ng online class? Ano-ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag tayo ay nag-aaral ng online? Mga bata, tunghayan natin ang gawain sa drill. Sino ako? Ibigay ang hinihinging bilang sa bawat pahayag sa tulong ng ibinigay na paglalarawan. Unang tanong, ako ay mas malaki sa 10, ngunit mas maliit sa 50. Kapag ang 45 ay hatiin sa 3, ako ang makukuha. Sino ako? Ikalawang bilang, ako ang pinakamaliit na 2-digit na bilang na maaring hatiin sa 8. Sino ako? Ikatlong bilang, ako ang pinakamalaking 2-digit na bilang na maaaring hatiin sa 9. Sino ako? Ikaapat na bilang, ako ang bilang na pinakamalapit sa 50 na maaaring hatiin sa 7. Sino ako? Ikalima, mula 1 hanggang 100, ilan ang mga bilang na maaaring hatiin sa 11? Sino ako? Balik-aral, ibigay ang quotient ng bawat pares ng bilang. 32 hatiin sa 8, ano ang sagot? 40 hatiin sa 5, ano ang sagot? 56 hatiin sa 8, ano ang sagot? 64 hatiin sa 8, ano ang sagot? 81 hatiin sa 9, ano ang sagot? Mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ibibigay ang mahalagang detalye ng suliranin. Nalulutas ang mga suliranin o word problems gamit ang paghahati-hati or division ng mga bilang na may 2 hanggang 4 na digits at 1 hanggang 2 digits na walang kasamang iba pang operasyon ng buong bilang. Ikatlo, na ipakikita ang pagiging masunurin at pagpapahalaga sa edukasyon. Mga bata, nahuhulaan nyo na ba kung ano kaya ang ating paksa sa araw na ito? Ngayon, pag-aralan natin ang tungkol sa paglutas ng masuliranin gamit ang paghahati-hati or division ng mga bilang 2 hanggang 4 na digits at 1 hanggang 2 digits na walang kasamang iba pang operasyon. Gaano nga ba kahalaga sa iyo ang edukasyon? Ano ang kaya mong isakripisyo para sa edukasyon? Mga bata, ngayong araw na ito ay ating matutunghayan ang kwento ni Mario. Sino nga ba si Mario? Tara, simulan na natin ang pagbabasa ng kwento. Mga bata, siya si Mario. Siya ay nasa 3rd baitang. Dahil sa pandemic na dulot ng COVID-19, na pagkasunduang ang mga mag-aaral ay magsasagot sa module at mag-aaral online. May inila ang oras para sa bawat asignatura, 240 minuto para sa 8 asignatura. Sa tulong ng ina ni Mario, mahigpit itong ipinatutupad sa kanilang tahanan. Pagpasok ni Mario sa kanilang kwarto, nagsimula na rin ang pag-ikot ng oras. Tik-tak, tik-tak, hudyat na upang siya ay mag-aral. Lumipas ang ilang minuto, palihim na sumilip si Aling Marites sa kanilang silid-aralan. Nakita niyang naglalaro ang anak sa laptop. 30 minuto bago matapos ang 240 minuto, pumasok sa kwarto si Aling Marites. Nagulat man ay biglang pinatay ni Mario ang laro at nagkunwaring may binabasa sa gadget. Nang kring kring, tapos na ang oras ng pag-aaral. Agad pinatay ni Aling Marites ang mga ilaw. Inay, hindi ko pa po tapos sagutan ang mga takdang aralin ko. Pag-amin ni Mario. Anak,
Susunod naman ang kapatid mo sa paggamit ng kwarto. Sobra-sobra ng oras na binigay ko sa iyo. Maray sumakit ang ulo mo kapag wala kang pahinga. Gayun din ang mga mata mo. Kailangang ipahinga pagkatapos gumamit ng gadget. Kung ang 240 minuto ay hatin sa 8, ilang minuto kaya ang nakalaan para sa isang asignatura? Tanong ni Aling Marites kay Mario. Hindi na nakasagot si Mario. Batid niyang pagagalitan siya ng kanyang mga guro bukas na hindi siya nakagawa ng mga takdang aral. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Magaling! Ngayon naman, pansinin natin ang mga pahayag na nakasulat sa may hagdanan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ano nga ba ang tawag sa mga nakasulat rito? Magaling! Ang mga ito ay mga hakbang sa paglutas ng suliranin. Mga bata, laging tandaan, sa paglutas ng mga suliranin o word problems, gamit ang anumang operasyon ng mga buong bilang, maaari nating isagawa ang sumusunod. Una, basahin ng may pangunawa. Ikalawa, planuhin. Ikatlo, sagutan. At ikaapat, balikan. Sa unang hakbang ng paglutas ng anumang suliranin, pagbasa ng may pangunawa, mayroong dalawang tanong na kailangang sagutin. Ngayon, subukin natin sagutin ang mga ito gamit ang kwentong ating binasa, si Mario. Unang tanong, ano ang tinatanong sa ating suliranin? Tama, ito ay ang bilang ng minutong nakalaan para sa isang asignatura kung hahatiin ang 240 minuto sa 8 asignatura. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga ibinigay na mahalagang detalye o impormasyon? Tama, 240 minuto tumutukoy sa kabuang oras para sa pag-aaral ni Mario. Ikalawa naman, 8. Ito ay ang bilang ng asignatura. Pagkatapos basahin ng may pangunawa ang kwento o suliranin, magplano o planuhin ang susunod na gagawin. Mayroong tatlong tanong na nakapaloob sa hakbang na ito. Unang tanong, ano ang word clue? Ang word clue ay salitang ginamit sa suliranin na maaring makatulong sa pagtukoy ng tamang operasyon na gagamitin sa paglutas ng suliranin. Sa ating suliranin, anong word clue ang ginamit? Tama! Ito ay ang salitang hahatiin. Ikalawang tanong, ano ang operasyon o operation na gagamitin? Tama! Mula sa salitang hatiin, maaari nating gamitin ang operasyong paghahati-hati o division. Ikatlong tanong, ano ang ating pamilang na pangungusap? Pansinin, kung gagamitin natin ang mga ibinigay na mahalagang impormasyon, masasabi natin na ang ating pamilang na pangungusap ay 240 hahatiin sa 8 is equal to n, o 240 divided by 8 is equal to n. Ito ang ating pamilang na pangungusap o division number sentence. Ikatlong hakbang, sagutan. Sa hakbang na ito, maaaring masagot ang tanong na ano ang kompletong sagot sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang paraan katulad ng long method, pagpapakita or visualization, at syempre ang tinatawag nating skip counting. Laging tandaan mga bata, ang tatlong nabanggit, long method, pagpapakita or visualization, at skip counting ay ilan lamang sa mga paraan ng paglutas ng suliranin. Pansinin natin, gamit ang paraang long method, ang ating nakuhang sagot ay 30 minuto. Isa pang paraan ng paglutas ng suliranin ay ang paggamit ng pagpapakita o visualization. Gamitin natin ang ating pamilang na pangungusap. 240 divided by 8 is equal to n. Pansinin natin, ang 240 ay sadyang napakalaking bilang. Ngunit, dahil ito ay nagtatapos sa 0, nangangahulugan na maaari itong hatiin sa tig-sampo. Pansinin natin, ang isang bilog ay nagre-represent ng 10 minuto.
sampo, dalawampo, tatlumpo, tayo ay may 240 minuto. 240 hatiin sa walo. Pansinin natin, ang nasa harapan ay walong kahon. Ang walong kahon na ito ay nagre-represent ng walong asignatura. Ngayon, bawat isa sa ating mga kahon ay meron ng 10 minuto. Ngayon naman, 20 minuto. Ngayon, 30 minuto. Aba, ubos na pala ang ating 240 minuto. Gamit ang ating visualization, ting ilang minuto meron sa bawat asignatura? Tama! 30 minuto. Ang ikatlong paraan ng paglutas ng suliranin ay ang paggamit ng skip counting. Ang skip counting ay paulit-ulit ng pagbibilang ng waluhan. Tayo'y magbilang 8, 16, 24. Kung ating bibilangin, pang ilang walo ang 240? Tama! Ito ay ang ika-30. Kung gayon, ilang walo sa 240? Tama! 30. Tapos na tayo sa paglutas ng ating suliranin. Ulitin natin, kung ang 240 minuto ay hahatiin sa 8 asignatura, ilang minuto ang nakalaan sa bawat asignatura? Tama! 30 minuto. Ngayon naman ay ang ika-4 na hakbang, ang balikan. Mahalaga ito upang malaman natin kung wasto o hindi ang ating nakuhang sagot. Sa tatlong paraan ng paglutas ng suliranin, ang paggamit ng long method, pagpapakita o visualization, at skip counting, ang ating nakuhang sagot ay 30. Sa balikan, kailangan nating gamitin ang multiplication bilang kabaligtaran o inverse operation ng division. I-multiply natin ang ating quotient at divisor. Pansinin natin, ang nakuha nating product ay 240. Tugma ito sa dividend natin. Kung gayon, masasabi natin na tama ang ating nakuhang sagot. Mga bata, balikan natin ang kwento ni Mario. Anong ugali ang ipinakita niya sa ating kwento? Pansinin, anong salita kaya ang tugma sa bilang ng makahon na nasa inyong harapan? Tama, suwail. At ano naman kaya ang ibig sabihin ng suwail? Tama, ito ay ang hindi sumusunod sa magulang. Sa inyong palagay, dapat ba nating tularan o gayahin ang ugali ni Mario? Tama, hindi siya dapat natularan sapagkat wala siyang pagpapahalaga sa edukasyon. Mga bata, ngayon naman ay subukin ang inyong kakayahan sa paglutas ng suliranin. Ginabayang gawain. Panuto, basahin at unawain at sagutin ang sitwasyon sa ibaba. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Susi sa pagwawasto. Ngayon naman ay ang pangkatang gawain. Mga bata, tayo ay may limang suliranin. Sagutin ang suliranin nakalaan sa inyo. Ipakita ang pamilang na pangungusap, solusyon at sagot sa pamamagitan ng anumang pamamaraan. Mga bata, laging isaisip ang unang letra ng inyong apelyido. Kung ito ay letrang A, B, C, D, or F, sasagutan lamang ang unang bilang. F hanggang J, sasagutan ang ikalawang bilang. Susi sa pagwawasto. Mga bata, ano-ano ang inyong manatutuhan sa araw na ito? Ano-ano ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin o word problems gamit ang paghahati-hati or division ng 2-4 na digits at 1-2 digits na bilang na walang kasamang iba pang operasyon ng mabilang? Tama!
sa paglutas ng masuliranin o word problems, gamit ang paghahati-hati or division, maaari nating sundin ang sumusunod na akbang. Una, basahin ng may pangunawa. Ikalawa, planuhin. Ikatlo, sagutan. At ikaapat, balikan. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga iba't ibang paraang inyong natutuhan sa paglutas ng suliranin tungkol sa paghahati-hati or division? Tama! Ito ay ang paggamit ng long method, pagpapakita or visualization, at ikatlo, paggamit ng skip counting. At para naman sa ating pagsasabuhay, panuto, sagutin ang suliranin sa ibaba. Ipakita ang solusyon gamit ang anumang pamaraan. Susi sa pagwawasto. Pagtataya, basahin at lutasin ang mga ibinigay na suliranin. Piliin ang letra ng tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Laging tandaan, maaaring gumamit ng anumang paraan sa paglutas ng suliranin. Susi sa pagwawasto. At dito na magtatapos ang ating gawain sa araw na ito. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Magandang buhay!